Hindi nalingid sa inyong kaalaman na mula elementarya hanggang high school, ang pagiging scout ang isa sa dadaanan mong organisasyon na maglilinang ng inyong kaugalian at iba't ibang aspeto pagdating sa skills at mga talento. Isama mo na din ang pagpapatibay nito ng inyong katawan sa mga aktibidad ng isang scout at ang tunay na pagmamahal sa bayan. Gayunpaman ang makadalo o mapasama sa jamboree na dinadaluhan ng mga scout ay isang napakalaking pribilehiyo upang maging representante ng bansang Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang trahedyang nangyari sa 24 na delegado ng Pilipinas papuntang Marathon, Greece sa dadaluhan sa ng 11th World Jamboree. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Buwan ng Hulyo taong 1963, pagkatapos na magkaroon ng mga pagsasanay, interview at screening sa Maynila at sa Mount Makiling sa Laguna sa pangunguna ng Boy Scout of the Philippines, ay may 20 na mga kabataan o young scouts at 4 na mga senior scout ang pinalad na makadalo sa 11th World Jamboree sa Marathon, Greece upang maging delegado at ipresenta ang bansang Pilipinas. Ang nasabing mga kabataan na mga lalaking scouts ay may edad 14 hanggang 19 na sinasabing karamihan dito ay nagmula sa mga mayayamang pamilya at nagmula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. July 25, 1963, nang sila ay papuntahin ng dating Pangulong Diosdado Macapagal sa Malacañang upang bigyan ng pagbati para sa kanilang nalalapit na pag-alis patungong Greece. At dito sa larawang ito, masasabi nating handang-handa na ang mga kabataang ito sa pagsabak sa nasabing jamboree. Hulyo 27 bago pa man tuluyang lumipad ang kanilang eroplano patungong Hong Kong, ay makikita sa larawang ito ang masasayang kumakaway at porsigidong mga kabataang ito. Suot-suot na mga kabataang ito ang salakot na isang sikat na sombrero dito sa atin sa Pilipinas at sumisimbolo ng pagiging makabayan. Na hindi natin lubos na may isip na ang nasabing larawang ito ay siya palang huli ng yugto na makikita ang mga kabataang mag-aangat sana sa watawat ng bansang Pilipinas. Mula Maynila lulan ng KLM flight, ang grupo ay lumipad patungong Hong Kong upang dito naman ay magkaroon ng connecting flight, at mula Hong Kong ay sumakay naman ang grupo sa United Arab Airlines na siyang maghahatid sana sa kanila sa Greece. Mula Hong Kong, ang eroplanong United Arab Airlines ay nag-stop over naman sa Bangkok, Thailand para sa refueling, at makalipas ang ilang oras ay lumipad ng muli ang eroplano na sana ay patungo ng Santa Cruz Airport sa Bombay, India para sa muling pag-stop over. Habang binabagtas ng eroplano ang papawirin, ay nakaranas ito ng malakas na hangin na noong oras na yon ay sinasabing hindi naging maganda ang panahon sa lugar. Dahil sa naranasang ito, nawala ng kontrol ang nasabing eroplano at naging dahilan upang mabilis na bumulusok ito sa karagatan ng Arabian Sea ng 1:50 ng umaga. Sinasabing ilang kilometro na lang sana ang layo nito upang makalapag sa Santa Cruz Airport. Kunit sa kasawiang palad ay hindi na ito nakaabot dito. Isang nakakalungkot na pangyayari sa ating kasaysayan na kung saan ang mga kabataang ito sana ang magwawagayway ng ating bandila sa nasabing 11th World Jamboree. Kinaumagahan na sa pagsilip ng araw, nakita at natagpuan ang ilang labi ng mga biktima. Ngunit ang nakakalungkot dito, ayon sa aking pagsasaliksik, ay 5 katao lamang na miyembro ng Boy Scout of the Philippines ang na-recover at positibong nakilala na sina Scout Henry Chuatoco, Scout Jose Delgado, Scout Roberto Castor, Scout Ascario Tuason Jr.,
at Scout Librado Fernandez. Isa si Scout Roberto Castor na aking ka-alma mater na estudyante ng E. Rodriguez Junior High School sa La Loma ang nakilala dahil sa karsonsilyo o yung parang boxer short na kulay aquamarine blue na may bulsang plastic sa loob na tinahipa ng kanyang ina upang magsilbing lagayan ng pera. Si Scout Castor na ayon sa kanyang kapatid na si Fe Castor ay nagbebenta pa ng sweepstakes noong panahon na yon upang makaipon ng pera at makasama sa nasabing World Jamboree. Isa sa yugto bago pa man mangyari ang trahedya ay nakapagpadala pa si Scout Chito Albano ng postcard sa kanyang pamilya ng kanilang kalagayan at humihingi ng dasal para sa kanilang ligtas na paglalakbay. Isang aksidenteng nagpaluha at tila nagpawala ng lakas sa mga magulang at kamag-anak ng mga biktima. Luha ng mga magulang at hinagpis kasabay ng mga katanungang bakit nangyari sa kanila ang mga ito. Mga Boy Scout na napakasayang umalis, bit-bit ang lakas ng loob, ngiti at determinasyon na ipagmalaki ang pagiging Pilipino. Ngunit sa sandaling ito pala ay ang huling sandaling masisilayang kumakaway ang mga laging handang kabataang ito. Gayunpaman, dahil sa pangyaring ito ay nagulat at nalungkot ang buong Pilipinas at kahit ang buong mundo sa nangyaring trahedya. At bilang pagdadalamhati sa nangyaring ito ay naka-half-mast ang mga bandila na kung saan ginanap ang 11th World Jamboree. Gayunpaman, muling nagpadala ang Boy Scout of the Philippines ng 3 token delegates upang kahit papaano ay maging representante ng ating bansa. Isipin nyo na lang kung gaano kabigat sa mga ito ang magmarcha sa naturang jamboree habang lumuluha at dala ang lungkot at pagdadalamhati. Bilang pagkilala sa kabayanihan at bilang mga Boy Scout ng Pilipinas ay naipasa ang Resolution 6692 sa pagpapalit ng ilang kalye sa Quezon City at isinunod ang mga pangalan sa 24 na mga Boy Scout na nasawi sa trahedya. Kaya ang mga kalyeng mga ito na inyong makikita na may nakasulat ng mga Scout ay mga pangalan ng mga kabataang ito na may tatak ng Scout bilang mga makabayan, mga tao at laging handa. Sa kabila nito, isang monumento din ang itinayo sa kanila na Boy Scout Memorial Rotonda o Boy Scout Circle sa Tomas Morato, Quezon City bilang pag-alala sa 24 na mga Boy Scout na ito. At sa Manila North Cemetery ay nagkaroon din ng cenotaph para sa kanila na siyang binibisita ng mga kaanak at mga tao sa lugar at nagbibigay pugay sa mga nasawing ito. Isa si Father Bustos ang hindi napasama sa naturang trahedya sa kadahilan ng nagkasakit ito ilang araw bago lumipad ang grupo. Si Father na dating kasama ng mga nasawing Boy Scout na ito ang taon-taon na dumadalaw at nagbebendisyon sa naturang mga tila libingan ng mga ito. Sa kabilang banda ay may iba't ibang pagkilala at mga monumento ang makikita sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan ang mismong hometown ng mga yumaong Scout o di kaya naman kung saan ito nag-aral. Muli po, maraming salamat po uli sa inyong paglaan ng oras at pakikinig sa atin na namang makabuluhang kwentuhan. At sana ay muli nabigyan ko na naman kayo ng bagong kaalaman. At kung nagustuhan niyo po ang ating kwento ay pakipindot naman po ng subscribe button kasabay ng pagbatingting ng ating kampana para sa ating long-term relationship. So paano? Uwian na naman. Bye-bye you.